man Diyos ng lahat mamuhuri. Sa kaitaasan siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan lahat ng naroroon. Mawit ang sangkatauhan muli ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan siya'y papurihan Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Magandang sa araw na ito, patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan ng mga humihingi ng panalangin, ang ikapapayapa ng mga kaluluwa, gayon din ang intensyon para sa misang ito. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin sa iyo ay pagbigyan, sapagat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwan. Kaya naman kami ay lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ang aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan kunin na ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa'yo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin
ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inayakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya. Ama ko, ama ko, lakas at pag-asa ng Israel. At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Puon ang pagpapalamoy iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang puon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag kayong pakitang tao lamang sa paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimbus ka, huwag mo nang ipakita
kakaingay ito. Katulad ng ginawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at mga lansangan. Ginagawa nila ito pangpurihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulupang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin kayo, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuni kayo, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga pag-imbabaw, hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-ayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makakaalam nito. Siya ang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang Ebanghelyo po ay naririnig na po natin every time na tayo po ay sumasapit sa tinatawag nating Kwaresma. Eh ngayon, nasa ordinary days po tayo eh. Bakit binabasa at ano ang intensyon? Sa panahon ng Kwaresma, tinutulungan tayo upang maging makabuluhan ang paghahanda natin sa tinatawag nating paghihirap, kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ngayong panahon, meron po siyang isang bagong bagay na ipinakikita sa atin at ipinapaunawa. Ano po ang taglay nito? Ang sabi po ay ito, mag-ayuno ka, manalangin ka, at gumawa ka ng kabutihan para sa iyong kapwa. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Una sa lahat, nais po ng ating pong simbahan at ng ating Panginoong Jesucristo na makita natin ang mga bagay na ito hindi lamang ginagawa sa panahon ng Kwaresma, kundi ito po ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nananalangin ka dahil alam mo na ito ang magpapalakas sa iyo. Nananalangin ka dahil batid mo na mas dito, mas maunawaan mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo at hindi lamang kung ano ang kalooban mo para sa iyong sarili. At ngayon, ginagawa po natin ang pag-aayuno hindi dahil sa gusto po nating maging fit o kaya namang flawless o kaya sabihin nating healthy. Tayo po ay nag-aayuno dahil batid natin na sa kabila ng mga material na bagay na tatanggapin po natin, mayroong isang mas mahalaga. At yan ay walang iba kung hindi ang pagpapahalaga natin kay Kristong ating Panginoon na tatanggapin natin sa banal na pakikinabang. At ang masigit na ekspresyon ng pananampalatayang ito ay masusukat natin sa tinatawag nating pagtulong natin sa ating kapwa. Walang saysayang pananalangin, walang saysayang pag-aayuno kung hindi mo binubuksan ang iyong mga palad para tumulong sa iyong kapwa. Ito po ang sukatan at pamantayan ng tinatawag nating
pagkakaloob ng ating sarili sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, pag-ayuno at ang pagtulong sa kapwa. Ngayong araw, ang binibigay po sa atin ay isang gintong bagay na dapat po nating yakapin. Tayo po ay iginaguide sa isang mas malalim na ekspresyon ng ating buhay pananampalataya, at yan ay walang iba kung hindi ang self-denial. Bakit po self-denial? Kasi ito lamang po ang bukod-tanging perspective o bukod-tanging pamantayan upang matupad natin ang sinasabi sa ating ebanghelyo. Matuto kang isa-isang tabi mo ang iyong sarili, nang sa gayon mas mailuklok mo sa karapat dapat nakalalagyan ang Panginoon na nagbibigay ng lahat sa iyo. Kapag ikaw ngayon ay nananalangin, hindi ka nananalangin para sa sarili mo na lamang. Nananalangin ka upang mas lalo mong mapalalim ang iyong pananampalataya at mas maunawaan mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. At ngayon, pilit mong tinitignan na anumang pagkilos mo ay nakasalalay sa tinatawag na pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Hinahanap po natin ngayon ang tamang pamamaraan, at ito ay sa pamamagitan ng pananalangin. Every time we consistently pray, mas nagiging ganap ang ating pag-unawa at mas naaalay natin ang ating isip, ang ating puso at ang ating gawa sa kalooban ng Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Ngayon, kapag tayo ay nag-aayuno, may pinaghahandaan na tayo. Alam po natin na ngayon na mayroon pang mas mahalaga sa bagay na tinatanggap natin, at ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya naman sa pag-aayuno po natin, ginagawa natin karapat dapat ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Kaya tayo nag-aayuno hindi na lamang para lumakas ang ating katawan, panglupa, kundi upang ang ating kaluluwa ay maging karapat dapat pagdating ng panahon sa harapan ng Panginoon. At sa bahagi ng ating pagtulong sa ating kapwa, nakita po natin na tayo ngayon ay binibiyayaan ng Diyos at nagkakaroon ng saysay ang biyayang ito kung tayo mismo ay nagiging panibagong biyaya sa ating kapwa. At sa pagtulong natin at pag-extend natin ng ating kamay, dito nagaganap ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay, dahil pinapayagan mo ng maging kasangkapan ng kanyang kabutihan at pagmamahal. Mga kapatid, ang sabi po sa atin na ito, kung tutulong ka, huwag mo nang ipaglantara ng iyong pangalan, huwag mo nang ipagsigawan kung sino ka. Gawin mo ang magagawa mo para sa iyong kapwa sa katahimikan. Bakit po sinasabi po sa atin ito? Dahil kung tinanggap mo na po ang parangal dito sa lupa, aba, huwag ka nang umasa na tatanggap ka pa sa kabila, dahil dito pinarangalan ka na. Hindi po tayo tulad ng mga politiko, pinaglalantaran ang kanilang mga pangalan at mga ginawang programa para sa kanilang nasasakupan. Hindi po tayo mga politiko na nagsasabi kung ano ang ginawa natin at dapat isulat sa lansangan, poste at gumawa ng napakalalaking streamer para hindi malimutan ng mga taong kanilang pinaglilingkuran, nang sa gayon, pagdating ng halalan, iboto muli siya. Mga kapatid, tayo po ay mga Kristiyano. Gumagawa po tayo na hindi natin inilalantad ang ating pangalan dahil sa isang intensyon na hindi parangalan ang ating sarili, kundi bigyan ng karangalan
ang Panginoon na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. Siya lamang ang may karapatan. At tayong mga Kristiyano ay walang karapatan dahil tayo ay kasangkapan ng Panginoon para sa Kanyang kabutihan. Ito po ang layunin ng ating Ebanghelyo. Hari nawa sa araw na ito, mabuksan ang mata ng ating pananampalataya nang itikom natin ang ating mga kamay ng taos-puso. Matuto tayong mag-ayuno upang ang iba ay mabuhay at matuto tayong magbigay nang malaman natin na hindi kailanman tayo mabubuhay ng nag-iisa, kundi magkakaroon lamang ng katunayan at kahulugan ang buhay natin sa pamamagitan ng tamang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ito po ang pananalangin. Ito ang pag-aayuno. At ito ang tunay na pagtulong sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Ang ating tutugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na manawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga pari at mga relihiyoso naway maging mga masigasig sa tagpaghahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin ang o mga, Panginoon. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga yumao naway masyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Kaluoob upang
ay nang ito'y matimang sa sambayan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami ginawa mong ang kining katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagalo mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpapuri namin ang nakikinabang ay kami rin ang pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa umagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman, matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya dinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga paring mga relyoso diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyang-kabiyak na pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesu Kristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagaruban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa tabi kita, pag-ibig ko sa ilang oras, kumakas.
siyang nakikinig sa akin. Umabot ang sa tabi kita ang inoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang mapinat sa akin. Di kong mabot ako paruroon upang matakasan ka. Ang iyanin ko manang nalit at naman kong naroon ka na kung may mapalipad sa dulong dagat mapagpat. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam ko nasa tabi kita, paminood ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang mapinat sa akin. Hindi ko mabot karunungan mong pagkain. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo siyang makikihat sa akin. Hindi ko mabot karunungan mong ang announcement. Sa June 24 po, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad po ng araw na Linggo, at ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan po ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo po ng Maynila. Binagbibigay lang po sa lahat na ang mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol po ay gaganapin sa 3 ng hapon, na iikot po sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. At ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry.
mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naririto at nakipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan at ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang lahat ng kanilang mga daladalang imahin, dasalan, sampunang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng pagbibendisyong ito, naway maalala nila ang pangako nila nung sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Panahin, parang mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Pagkus mo pinamatayan ay sa isa't ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangkal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwan natin